Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is Just Enzo again at sa content natin ngayon guys. Nakita nyo meron tayong motherboard. Meron din tayo isang may tester tayo dito. So ngayon ituturo ko guys yung paano ba yung proper way ng pag-diagnose ng isang laptop. Bawa no power. So paano nyo i-diagnose yan? If there's a short circuit. Ano po? Paano nyo malalaman ang tamang reading through tester kapag short circuit ang laptop? So bago ko simulan yun guys, no, gusto ko lang sabihin, marami kasi akong napapanood sa YouTube na other content creator na nagtuturo ng mali, hindi tama yung tinuturo regarding sa pag-isolate ng isang motherboard. So ngayon based on experience at proper knowledge natin through seminar, so nag-aral naman tayo ng proper seminar at meron tayong certificate dyan. So ituturo ko sa inyo yung ano, yung way paano gamitin ang tester sa pamamagitan ng mga paano malalaman kung short circuit o meron short sa isang circuit ng isang motherboard. Ngayon may main reg, B+, paano malalaman kung short din ng processor, paano malalaman kung short ng GPU, paano malalaman kung short circuit sa RAM section. So ito, tuturo natin yan step by step. So better to subscribe to our YouTube channel. So tara, simulan natin. By the way, I'm using Look 1-on-1 tester. So bakit? So ngayon, pagpili ng tester guys, tuturok sa inyo ano yung maganda. So ito yung black probe and red probe. So nakikita nyo yan, diba? Pag naka-off, so punta tayo sa diode mode. So ito, naka-ohms to. Ito, buzzer mode. Ito yung diode mode. So ang gagawin nyo muna first is pag-short nyo yung dalawang probe. So makikita nyo, reading natin ay papag-short circuit siya. Ayan, ganyan ang reading niya. So recommend ko guys yung mga gantong reading na mababa, kasi mayroon ako nabili mumurahin tester, ibang reading kapag diode mode. Parang around 20 to 80 ang short circuit. So recommend ko yung 0-0 talaga sa ganyan. Ngayon kapag ohms naman, so ito, naka-ohms tayo, resistance ang short nyo. Ligyan natin, baba lang ang ano nyo eh, 3.8. Malitin natin, naglalaw kasi itong wire ng probe ko, baka nagagalaw. Dapat talaga yan 0 reading eh. Ising ko lang, papalitan ko rin kasi ito yung probe ko dahil nasira ano to eh. So by the way, makapag ano pa rin tayo. Okay, short ko muna itong dalawa. So bago reading ko pag sa ohms ha. So ayan, ang reading niya 5. Pero kung totoo siya, umaabot ng 1 yan eh. Depende sa tama nitong probe ko. Gitin ko ulit. So ganyan talaga. So ayan, ito yung buzzer mode. So ayan, diode. So ayan, diode. So dito sa section na to, diode, buzzer, and resistance check. So ngayon, paano mo gagamitin yan dito sa motherboard? So ngayon, ang recommend ko guys sa ganyan is ganito. Ito muna ha. May ibang content creator ganito tinuturo eh. So buzzer mode ginagamit. Yan, nagbabuzzer ha. Okay, so ganito ginagawa. Lalagay yung ano, bawa ganito, nilalagay yung probe sa ground. So common, basic na basic. Tapos gaganto sa mga coil. Itong mga inductor coil yung tinatawag sa motherboard. So ayan, walang hindi nag, kasi nagre-relay sila sa buzzer. So pag inano ko sa ground, nagbabas. So ayan, so meaning wala. Tapos pag ginanto dito, di ba, tumutunog yan, tumutunog sa supply ng CPU. So dahil nagre-relay sila sa buzzer, sasabihin na ay short circuit yan. Ayan, katulad sa GPU short, ito hindi tutunog kasi ito is para dito sa ano, charging. Dito hindi rin. So mapapansin nyo yung mga tumutunog ito, 1 2 3. So sasabihin nila ay short yan,
Wah, short circuit yan. Tumutunog eh. So, maling-mali po yun, guys. So, hindi po lahat ng maano nyo dito i-short circuit yung tumutunog. So, that's normal po. Normal reading yan dahil sa supply ng pros and GPU is napaka-low resistance po yan. So, normal pong tutunog yun. Hindi ibig sabihin, short na po yun. So, ngayon, dito tayo sa diode mode. So, ang proper way ng paggamit ng diode mode is ganito. Ang red probe ay dapat nasa ground. Yan. So, bakit baliktad? Yan po ang proper way. Tapos, ang black probe ang gagamit upang tusok sa mga inductor. So, dito tayo sa main rig. So, may reading tayo na 354. Ngayon po, kapag naggamit kayo, bawa, pagtusok nyo dito sa main rig, is below 100 pababa, ba 108, ba 180, 70, ibig sabihin may leak po doon sa section na yun. Ngayon, i-identify mo ano yung cause ng leak niyo. So dito tayo. Ayan. So good reading ang main rig, walang short circuit sa main rig. Ano po ba yung main rig? Ito yung 3 volts and 5 volts secondary power supply. Ang primary power supply, ito yung 19 volts na tinatawag na B+. So, after po nun, si 19 volts ay pupunta kay sa main rig. So, kailangan present po ang 19 volts, present din ang 3 volts and 5 volts. So, ayun po yung pinaka-basic ng laptop. Ngayon, kapag ginanto po yan, that is a good reading. So, ang good reading po ay 200 pataas ang reading sa diode. Ako, yan. Good yan. Ngayon ito, dito tayo sa proxy ha. May kita yung difference. So, 18. Sabi, ay, short yan. No, hindi short yan. Sabi ko nga, low resistance sa supply ng mga chipset. GPU. So, nakita nyo? Diba? O dito sa, ano? Part ng PCH. Ayun o, sa sa capacitor ng PCH. So, normal po yan. So, ngayon, paano nyo malalaman pag short ang isang processor? So, gagamitan mo yan ng ohms. Yan. Sa ohms tayo. Iba kasi dito po, buzzer. Iba mga content creator, buzzer. So, suggest ko naman, pag magtuturo tayo, so, better na alamin natin. So, ganyan din kasi before, yung hindi pa ako nag-undergo ng seminar, may mga mali din ako ituturo, inaamin ko yun. Kaya may mga comment dyan. Nakita nyo yung how to check capacitor. Pinagsasabi ko dun, di ba eh. Ito ngayon, ito panoorin nyo. This is the latest. So ngayon, ito gagamitin natin sa supply ng GPU and proxy. So, tingnan nyo ha. True ohms. Okay, 32. So, good po yan. Pag ganyan ng reading. Paano malalaman kapag short? Ganito nyo muna, black probe. Kailangan, bawa, tumuso pa sa supply ng processor ng inductor, tapos ganyan ng reading, ha? Ibig sabihin, malamang sa malamang, short ang proxy mo. Diba? Ayan, ulitin natin. So, good yan. Good reading yan. Same. Pares lang naman yung supply yan dito eh. So, same yan. GPU. 18, good pa rin yan. Kasi may ibang tester guys, kasi itong tester na nagdolo ko na ano, kapag ginato ko yung ohms nito is ang value dapat niya ng short circuit ay nasa 1 ohms. Ayun talaga, ang short circuit. Pag gumanon po yung value, katulad nito, kuha ko isang motherboard na short ang CPU, ay ng GPU. Ito, switch tayo isang motherboard. Short ang GPU nito eh, para makita niyo yung difference. Ayan, ito yung GPU, may heatsink lang, hindi ko natanggalin. Processor, GPU. Yan. Paano malalaman kung ito GPU? Meron VRAM yan. GPU, ayan, GPU RAM. Ayan. Ganun din dito sa kabila. So, paano malalaman ang GPU? Yan. Ito may VRAM. Ito PCH. GPU. So, ito yung pagkaiba pag sa video card. So, ito yung video card board. VRAM. VRAM section. Okay, ito. Dito tayo sa short eh. So, makikita nyo dito yung supply ng ano, ng GPU. So, na ito, tinanggal ko na kasi short circuit siya. Nag-isolate ako. So,
mataas ang ano niyan. Kita nyo? Kasi yung inductor coil niya is one line direction niyan. Ito, one line yan. Kung anong reading dito, ganun din. Eh dahil dito tinanggal ko, so hot, hindi na siya ano, tatawid yung short niya. Kasi tinanggal ko, pero short niyan. Papakita ko sa inyo. So, sa ground natin, ilagay ito. Tingnan niya dito ha. Ito yung supply, yung pinaka ano, tinusok ko. Lulukoy na tester ko. Okay naman. Tinanggal ko na yung ating ano nito. Baneng reading. Ah, ito. Ito pala yung ano niya. Ito yung papuntang GPU. Kasi ito is papunta na sa ano to, eh, B+. Yung linya na to, B+. Ito yung sa GPU. Tingnan yung reading ha. 12. So once na nag-inject ka dyan, paano kumuha ka ng inductor coil, kinilagyan mo, short circuit yan at high amperes agad sa DC bench yan. So ito yung supply ng ano, ng GPU. So makikita nyo itong yung tantalong capacitor. Ito yung positive line. Kasi ito negative yan. Ito yung ground. Pag sa ground, ayan, short yan. Pag sa diode, eh, naka-diode mode pala ako. Dito tayo sa ano, low resistance 21. Yung ginawa ko dito dati, pinaglarawan ko na kasi ito eh. Short ito eh. Ito din siya oh. Ito nakita nyo, ito ang linya ng B+. Ang taas oh. Naka mega ohms siya oh. Dito ito yung short circuit na to eh. Ayan, try ko tanggalin ah. Ayun, maklear natin. Pinangat ko yata ito dati. Wala na kasi ako dito yung board na certain GP. Ay, mayroon pa pala. Wait lang guys. Gagawin ko lang, dito na tayo sa capacitor guys, ano, sa GPU. Magtusok, malaman nyo yung short ba o hindi. Kasi yun yung mga supply ng mag-invest pala ako guys, ano, para ma-vlog natin ano ko, mga repair. Ipis tayo ng trinocular camera. Lasa tayo yung trinocular. So, try muna natin ito nga. Ito nga, try ko. Baka ito yung supply. Good naman. Hindi siya. Sa MOSFET. Tinanggal ko kasi yung ano nito eh, yung short ito eh. Pinangat ko yata ito, siguro yung nilagay ano. Natin ah. So makita nyo yung proper eh. Gusto ko matutunan nyo guys yung proper ng troubleshooting. Ito kasi is
ito sa B plus, so ito yung short na supply. Try ko nga dito sa USB. Mali ako ng top. Talaga. No mode resistance. So, oh. So by the way, basta ito kasi guys, short eh. Gusto makita niyo eh. Para makita niyo yung ano, yung proper natin na pag try ko makita ko. So by the way, balik tayo dito. Basta ang reading dapat kapag short circuit is low, napakababang resistance. Ngayon dito tayo sa RAM section. RAM section tayo. So ang RAM section natin dapat diode mode. Okay. So, iyan naman ulit natin. Pagdikit. So, bawa. Paano malalaman pag diode mode sa RAM is tawag ito ay short ng circuit ng RAM. So, ito 173. Good pa yan. So, sabi ko nga dapat 100 pa baba is leak or short. Okay? So, good yan. Ang bawa is nakaano kayo. Bawa, pagtusok nyo kanyari dito sa RAM. Isang reading nyo, kunyari, 80, 70. So, para makasiguro kayo na short talaga yung ano na yun, is, gawin, i-switch nyo through ohms. Diba? Para makasure kayo. Kasi pag yun ay bumaba pa, short talaga yun. Punta nito. Yan, mataas o. Oh. Kilo ohms siya. Diba? Okay. So, ito, good naman ito eh. Try ko nga sa GPU na ito. Yung good din ang GPU. Ang issue nito guys is ano, patay-patay. Ganun. Okay. Try nyo ulit pag diode mode. Sa Prosi. Baka pa ba? Ngayon tanggalin natin ito. Tingnan natin kung tatakas. Kung merong pagbabago. Pag tinanggal natin ng Prosi. Parang natin ang diode. Ni diode mode. Okay, tinanggal natin. Subukan naman natin ang yan, diode mode dito. Oh, so nakita niyo difference. Nakita niyo? Nung walang processor, taas ang palo. Ibig sabihin, ang lahat ng processor, low resistance yan, lahat ng chipset. Kaya normal ang ganung reading sa diode. For sure, hindi dito magbabuzzer. Yan yun, hindi yung magbubuzzer. Ah, nagbuzzer pa rin ha. Kaya ako doon ha. Ay hindi, hindi na nagbuzzer. Ito magbubuzzer na. Pero dito, oh, diba? Hindi siya nagbuzzer. Ah. Oh. Kita nyo, hindi nag-buzzer ha. Tapos sa diode mode is ang takas na naman na nya. Diba? Ngayon, balik natin. Para makita nyo. Sana ba ito? Sundable natin. Para makita nyo, diba? Kasi maraming nagtuturo sa YouTube ng mali-mali eh. Ako wala lang ang trinocular camera kaya hindi tayo mapag-vlog ng mga repair ko. Tutusin na yung taga-balak ko. So, pag ano, itla naglolo ko. Ito sinasabi ka, naglolo ko yung tester ko eh. Yung probe. O yan, zero. Yan, zero na. So, tinan nyo. Di ba? Low na. Ngayon kapag sa ano, resistance ko. O, oh, yan ah. Tama, reading yan oh. Pag sinot ko, dat ganyan yan. Yan oh. Ngayon ang short circuit. 2 ohms. Dahil dito. Kita nyo. Good. Try ko ulit yung isang board. Tama yung tester ko eh. May isang board. Sensya na, medyo mahaba ang video natin. Pero matututunan kayo dito. Okay, ito.
sa GPU. Okay. Ground, ground, ground. Ito, naka-mega ohms yung ano nyo. Ito short. Mababa pa rin to. Try ko mga processing ito. 6.5 wood pa to. Baka hindi naman kasi na inaangat ko kasi ito eh. Parang pinasayaw ko. So baka ano na. Sa tagal na rin pa no. Basta short to eh. Issue na. So yun guys no. At sana may natutunan kayo. So try natin ibang board. So pasensya na. Mahaba natin yung video. Pero para sa inyo guys. Alam ko kasing ito sa Asus na motherboard. Asus board. So kasi may natututunan kayo. Ayoko ng... So ganun din. Kahit ano motherboard. Same lang naman yan. Ayan, ayan, ayan. O, diba? Good. Ganun din. Ayan lang guys. Maraming salamat guys sa... inyong pag tutok sa ating video ngayon. At unti-unti magtutorial ng board level tutorial. At sa mga gusto magpa-repair dyan PM nyo lang ako sa page natin. At sana may natutunan kayo sa ano na to. Ito yung proper way ng troubleshooting. Okay man ninyo wala sa iba. At kung totoo siya, may trinocular camera tayo no. May bablog ko sa inyo yung paano mag-identify ng mga missing signal. Kasi karamihan mga content creator puro short circuit lang, you know? Wala akong problema doon yung mga short circuit na pagtuturo eh. Pero kasi sa amin kasi mga board level tech, ang kategory niya is super easy na yun. Easy to fix yung mga short circuit. Napakadali lang malaman yun pag short circuit, diba? So paano mo nalaman pag short circuit ang isang rail. So ganun din principle to diode mode. So pag short circuit ang primary rail, so patod ito ang 19 volts nya, itong sensing resistor. So kasi tayo pamilya na tayo dun sa ano nya. Ito yung charging IC nito, natanggal ko na kasi. So uncharging circuit is move ng primary and secondary MOSFET. Itong blocking and switching MOSFET. Andiyan lang yan. Ito yung sensing resistor niya. So makikita niyo paano malaman na sensing resistor yan. Ito yung resistor niya. So makikita niyo itong ano, ito yung layout na yun. So connected siya dito. Ito yung blocking switching MOSFET. So ito yung 19 volts niya. So kailangan para malaman mo i-short yan. Diode mode. Ito niya, naka-diode mode tayo. Same principles. And ano mo itong sa ano niya. Yan. Wait lang, di mo matuso kung matino ka. So ayan, so nakita nyo good ng 19 volts natin. Ibig sabihin, walang short circuit sa primary na 19 volts. So ayan. So napaka basic lang yun. Pag short circuit guys, mababa sa 50, pag tusok mo dito. So voltage inject ka, mag set ka ng 3 volts and 5 amperes. Inject mo dyan, kung iinit. For sure, common naman dyan, kabase mo. So, ayun lang naman yun. Tapos, mag-ahayos mo na. Diba? So, ayun lang guys. Maraming salamat guys. I hope may natutunan kayo dito. Please subscribe. Share nyo na rin dito. Ayun lang. Maraming salamat.